Okay, mga idol. So, magandang araw. As usual. Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo, mga idol. So, ingat-ingat lang tayo. Wala muna akong shoutout, mga idol, kasi mukhang mahaba-haba itong pag-uusapan natin ngayon sa topic na ito. So, by the way, mga idol, sa mga nag-subscribe, nag-view, nag-comment at nag-like at pati yung nag-dislike. So, maraming salamat. So, malaking bagay yan sa tulong yan. Malaking tulong na yan dito sa YouTube channel ko, mga idol. So, maraming salamat sa mga nagsusuporta at patuloy na sumusuporta pa rin dito sa YouTube channel ko. By the way, mga idol, so sa mga nag-comment na hindi ko na-replyan, ganito kasi ang nangyayari niyan. Nag-notify naman dito sa akin pero hindi ko makita sa video kung saan kayo nag-comment. Ang duda ko niyan ay baka may problema sa community guidelines. Ganyan siguro. So pasensya na kung hindi ko kayo ma-replyan. Okay, so proceed na tayo, mga idol. Ang topic na i-share ko sa inyo ngayon ay about sa power supply, specifically tungkol sa transformer. Okay, so dito, meron akong as introduction, mga idol, para sa mga newbie. Meron ako ditong picture sa isang transformer. Okay, so meron ditong primary winding, ito. Ito yung isasaksak natin sa outlet, to 20 volts. Ito naman ay secondary. Okay, tapos itong nasa gitna, ang pabilog, ito yung tinatawag na core, iron core. Ang tawag dito. Okay, so ganito ang nangyayari dito sa transformer. So simpleng pag explain lang ito, mga idol, ha? Yung madali nating maintindihan. Kapag nasusuplayan mo itong primary, so syempre ang supply nito papasok sa coil tapos pabalik sa ground. So hindi po ibig sabihin dito na ang supply dito na 220 ay tatravel dito sa iron core. Hindi po 'yan, ha. Okay, so hindi po yan, separate po ito. May insulator po ito dito. Tapos pag nasupplyan siya, meron kasing law of magnetic inductance. So ano naman itong law of magnetic inductance? So kapag nasusupplyan dito, magmamagnet siya dito. At sa pagmamagnet niya, siyempre naka-wind din itong secondary. So pag mamagnet niya dito, mayroong voltahe na tumatawid sa secondary. At ang voltahe na yon ang tinatawag na induced voltage. Kung ilan yung nilagay nyo na turn dito sa secondary, yan yung voltage na lalabas. Okay, hindi na 220 dito, lalabas din dito ay 220. Kasi nagmamatter ang secondary voltage kung ilan ang number of turns. Dapat si primary at si secondary ay hindi magkadikit dito kay iron core. Bakit? Kapag magkadikit itong si primary, walang problema kay secondary kasi kadalasan secondary low voltage. Pero pag ito, 110 na, nang-oriente din to. So kapag itong si primary, nakadikit dito kay iron core, pag sinasaksak mo itong transformer, tapos mahawakan mo ito, ang iron core, makakuryente ka. Kasi yun ang tatawag na grounded siya dito sa iron core. So dapat hindi grounded si primary at si secondary. Hindi sila grounded sa iron core. So, example dito ay ito. So, ito yung tinatawag na bobbin. So, ito, mga example ng bobbin. So, dito, magkaano lang, magkasabay lang na winding dito. Una si primary, tapos lagyan ng insulator bago si secondary. Dito naman, nakahiwalay sila. Dito si primary, mas malapad si primary kasi mas marami ang winding dito. Tapos kaunti lang ang winding kay secondary, kaya mas maliit yung bobbin niya. Ayan, so kay malilito nito, may paa lang ito, ito wala. Ayan, ganyan lang yan. So ito, ito yung naghihiwalay kay primary at secondary dito sa core. Okay, so klaro na tayo dyan. So ngayon naman, as introduction pa rin, ito yung mga common types of transformer cores. Ito. Merong laminated core. Type 1 laminated core. So, ito. Hindi ito masyadong ginagamit. So, ito. Hindi rin ako nakakita ng ganito. Parang mga eye lang, eye core, na pinag dugtong-dugtong mga dulo nila. Parang ganito. So, hindi ko rin ito nakita. Pero ang ngayon, ito ang palagi nating nakikita.
Ito yung kadalasang nabibinta sa mga electronic store. Ito yung tinatawag na shield type or E-type. So, siguro nakakita na yung mga newbie natin ng ganitong klase ng transformer. So, meron ako example dito. So, ito yon. Ito si E, ito si I. Okay? So, yan. Shield type. So, paano ba paglagay nyan? Ganito lang yun, ah. So, ito gagamitin natin. So, ang paglagay nito, ganyan lang, E. Yan. So, ganyan ang permission niya. Tapos, saan naman ilalagay si I? So, si I, dito si E. Pagkabit yan ni E, siyempre, mayroong meron siyang bikat dito na area. Yan, ah. So, lagyan niya ng AI. Yan. So, ganyan, ah. So, ganyan ang trabaho ni AI at ni E. Ganyan sila pagkabit dito sa transformer. Kaya, itong si... Ayan. Kung makikita niyo ang winding, hindi siya nakadikit dito kay AI at ni E. Kasi may bobbin siya. Okay? So, meron akong transformer dito. Ito. So, mas malaki siya. Shield type or E-type pa rin ito. So, ito, pinarepair ko sa akin ng mayari, mga idol. Kasi, 110 itong transformer na ito. Tapos, na aksidenteng nasaksak ng mayari sa 220. So, ang nangyari, hindi pumutok si fuse. Dito, nasusunog sa primary. So, ito, na-convert ko na ito from 110 to 220 na. So, ready na ito pang saksak sa 220. Yan. So, E at I din ito. Ayan. Okay. So, siguro may idea na kayo tungkol dito sa transformer. So, kung mapapansin nyo dito, mga idol, yan, wala tayong nakikita dito ang toroidal. Diba? So, hindi natin nakikita dito ang toroidal na transformer dito sa common types of transformer course. Siguro, ang pagkakaalam ko dito, siguro, itong libro na ito, napakatagal na nito. Wala pa dito si toroidal transformer. At siguro naman ay yung toroidal na transformer ito ay siguro bagong discover lang ito. O kaya hindi na sama dito sa mga lumang libro. Yan. Wala siya dito. So mayroon ako ditong example, yan, malaki at maliit. So, hindi nyo nakikita ang loob nito. So, meron ako dito ang nilalagay. Oh. Para sa primary at sa secondary. Ito yung original na winding niya. So, hindi nyo nakikita ang loob. So, ito. Ito yung loob nito. Iron core siya na ginawang round. Ganyan, paikot siya. Okay. So, ano naman ang, ito may tanong, ano naman ang mas matibay dito or mas magandang gamitin? Na transformer. So, ang napakagandang gamitin ay ito. Si toroidal. Okay, bakit? So, itong si induction type ito. Itong yung gumagamit ng E at I core. So, mas umiinit ito kumpara kay toroidal. Bakit naman? Kasi E at I ang gamit dito. Yan o. Ganito. So, E at I. Kung mapapansin nyo, si E at I, si I ay putol. Hindi sila magkadugtong. Okay? Ayan, hindi sila magkadugtong. So, kapag mayroon ditong magnetic inductance, putol si I, hindi makatawid dito. Tatawid naman siya, pero kasi putol ito, hindi continuous ang pagtawid niya. Parang mayroon siyang mga nasasayang na mga boltahe. Kaya iinit ito. Ito. Iinit siya kasi may nasasayang siya ng mga boltahe. Dahil kay I at ni E-core na magkahiwalay. Na-try ko na din ito, mga idol, na tinanggalan ko ng mga I. Puro E na lang. Tinanggal ko si I. Nako, ang init, mga idol. Kahit subukan nyo yan. Tanggalin nyo si I sa dulo ni E. Diba masyadong mainit ang ito, si shield type. Hindi katulad ni toroidal na pabilog siya. Ito. Kapag nag-induce ng voltage ang
si Kandare, walang putol siya kasi ayan o, pabilog ang core niya. So walang nasasayang na boltahe, kaya hindi siya masyadong umiinit. Okay? So ganyan ang mga sarili kong explanation ito. Base lang sa mga experience ko at sa mga nakikita ko din. Okay, so ngayon naman, dito tayo sa toroidal transformer. So, ang pag-usapan naman natin dito, ano yung mga factor na kahit toroidal ito, hindi ito masyadong umiinit, mayroon ding tendency na nasusunog ang primary niya. So, ang unang factor na bakit na madaling masisira o masusunog ang primary winding dito ay yung types of materials. Kasi baka low quality ang magnet wire na ginagamit. Tapos, mayroong gumagamit dito ng aluminum. So, walang problema yan kung aluminum at copper ang ginagamit na materials dito sa magnet wire. Ang ano lang dyan ay kung low quality. Madali siyang masisira. Kaya nasusunog. At ang ikalawang factor ay sa computation. Bakit? Kasi sa computation kasi, ang tinatarget nila dito ay ito 20 volts. So ako pag nag-rewind ako mga idol, ang tinatarget ko nung una, pag nag-rewind ako, ang ginagamit sa computation ko ay 250 volts. So sa 250 volts, masyadong malamig ang toroidal transformer. Kaso lang, mas marami ang number of turns. Okay? So ang ginagamit ko ngayon, pag ma-rewind ako, 240 ang ginagamit ko sa computation para makuha ko ang number of turns. So 240. Kasi sa experience ko sa mga bahay-bahay, merong umabot ng 235 lang. Yung na ang pinakamataas. So, meron pangalawan siya sa 240 volts. Okay, so nagmamatter yan sa number of turns. Okay. So, ang third na factor, bakit madaling masunog tong primary nito, ay ang pag-re-rewind. Okay, so paano ito nire-rewind? So, ang nagre-rewind nito mga idol ay machine. So, parang ganito lang oh. Machine. So, ang ginagawa, ayan, pagkatapos ng itong unang coil, walang nilagay na insulator para sa next na winding. So, ako kapag nagre-rewind ako mga idol, nilalagyan ko muna dyan ng masking tape dyan, binabalot ko dito. Binabalot ko, saka pa ako gagawa ng another na winding. May insulator akong ginagamit, dinalagay para hindi magkadikit yung patong na winding. Kasi ito machine, wala. Turn lang ng turn ang machine dito, walang mga nilalagay na insulator hanggang sa makompleto ang number of turns. So isa din yun sa nakaka-affect bakit masusunog siya. Kasi ganito ang mangyayari. Like for example ito. Ito yung wire. Magkakadikit sila sa loob. Pag init nito, like for example, nagkaganyan na, kumpul na sila, marami na, ganyan, nagkadikitan lang sila. Siyempre, ang sa primary, diretso yan sa 220, so siyempre, umiinit. At pag init dyan, kapag low quality ang magnet wire na ginagamit, so unti-unting natatanggal yung enamel, kasi itong mga magnet wire are enameled ito, so enameled sila. So kapag low quality, habang umiinit, natatanggal yung enamel ng magnet wire. At pagkatanggal nun, wala na, mag-spark na. Diyan na magsisimula, nag-spark. Tapos ang spark, pag-spark na yan, mga idol, ay mayroong dalawang result. Ang unang result ay shorted. So marami may tendency na nag-short na isang linya. Kapag kumuha ka ng resistance, makabasa ka ng resistance, pero abnormal na yon. Kasi shorted na. Tapos sasabihin mo yung, good lang ito kasi may resistance akong nababasa. Pero yon pala ay shorted na. Paano naman natin nalalaban yan? Kasi puputok ang fuse. Ito. Pag turn on mo, sabog si fuse. Okay? So later on na yan, palaliman natin ang explanation na yan. Ang ikalawang result ay open. So wala. Putol siya. Putol na ito sa loob. Kaya wala ka ng ma-reading na resistance sa transformer kahit good naman si fuse. Okay? So yon ang tatlong factor. Para sa akin lang yan ha. Base sa experience ko dito, yun ang tatlong factor na nakaka-affect na madaling masusunog ang primary nito. Ang una ay materials. Baka low quality ang ginagamit. Pangalawa, computation. Tinatarget dito 220 volts. Paano naman kung bahay mo ay may 235 volts?
So, siyempre, iinit si Primary kasi nakukulangan siya sa winding. Okay? At third naman ay the way paano ito nire-rewind. Pinapatong-patong lang yung mga magnetwire dito. Walang mga insulator na nakalagay. Ang tangi lang insulator na nilalagay dito mga idol ay ang naghihiwalay lang kay Primary at sa secondary. Itong parang plastic. Nilalagyan nila yan para ito. O, ganito. Plastic na insulator. Nilalagay nila ito in between Primary and secondary. Pero si Primary, patong kay, napatong lang yung winding dyan at pati dito. O. So, ngayon naman, proceed tayo. Paano ba natin i-check ang ito ang unang step. So, dito na tayo sa pag-check ng transformer. Okay. So, ang pag-check ng transformer ay maraming paraan ang pag-check ng transformer. Pero itong unang ituturo ko sa inyo ay resistance check. So, mag-resistance check tayo sa transformer na ginagamit dito. So, dapat naka-range tayo sa ohms. Okay. So, dito tayo kukuha ng resistance sa plug. Kasi kung susundan mo itong plug, dumadaan yan dito sa fuse, tapos pumapasok na dito. Tapos ang isang linya, pumupunta pa dito sa switch. Yan. Punta pa dyan, saka pa pumapasok dito. So, kapag i-turn on natin to, turn on lang natin to. Kapag tina-turn on natin ang switch, pwede na tayong makabasa ng resistance dito sa plug. Pero dapat kapag mag-check kayo ng resistance, dapat siguraduhin yung good si fuse. So, check natin ang resistance. So, ayan. Meron siyang 85 ohms ang primary niya. Okay? So, kapag analog naman, range tayo sa times 10. Pwede namang times 1 kapag hindi lubat yung analog nyo. So, pwedeng times 1. 85. So, dito, nasa 80. Nasa 80 dito sa analog. 80 lang. Pero sa digital, 85. So, okay lang yan. May konti silang pagkakaiba. So, yun ang resistance check. Pero ang disadvantage kasi sa resistance check, mga idol, kapag may nag-short na dito sa loob ng transformer, mayroon ka pa rin marireading na resistance dito. Kahit shorted na. Pero kapag open naman, so wala kang marireading na resistance sa primary winding. Okay? So, yun ang pagkakaiba nila. Kapag may short dito sa loob, mayroon kang marireading dito na resistance. Pero wala na, abnormal na yun kasi shorted na eh. Okay, kapag sinusupplyan mo, saksak mo ito. Kapag may short, puputok na si fuse dito. Okay, ganyan lang. So, ang next step, dito, magsusupply na tayo. Ito yung pag-check ng toroidal transformer dito sa amplifier na gumagamit na tayo ng supply. Sinusupplyan natin. Turn off lang muna natin. Tapos, ang gagawin nyo, so, as usual, dapat ma-check nyo itong fuse kung good ba siya. Kasi magsusupply na tayo, mag-check tayo ng AC voltage. Okay? So, ang gagawin na nyo kapag mag-check tayo ng AC voltage, disconnect lang muna nyo ito. Yan. Disconnect. Tapos, plug in. Then, turn on. So, ang gagamitin nyo ay AC. Rinse kayo sa AC kasi naka-disconnect to sa rectifier. So, check natin itong blue. So, ang nakalagay dito sa transformer, ito, 19019. Tapos, ang yellow, 11 volts. So, check natin yan. So, kapag AC ang check mga idol, pwede lang mabaliktad nyo itong test probe. Pwede dito sa item black, pwede ring red. So, pwede lang to na mabaliktad sila kapag AC. Kapag DC, hindi na pwede mabaliktad. So, ayan, may 21 volts. Dito tayo sa isa. So, ayan.
21 volts din. Pwede rin balik tarin, pareho lang. By the way, mga idol, so meron lang akong i-klaro dito na kapag nag-voltage check dito, easy voltage, ganyan. Minsan nakikita ito na mayari tuwing mag-home service ako. May voltage siya, easy, 21. So dito, hinahawak-hawakan ko, nagugulat yung mga yung mayari. Bakit ko raw hinahawakan dito? Baka makuryente ako. So, natatawa na lang ako at nag-explain ako sa kanila na hindi ito nangungoryente dito kasi 21 volts lang. Solo voltage lang. Ang sa primary, ang nangungoryente. Pero dito sa secondary, kapag low voltage lang, 12 volts, 19 volts, 30 volts, hindi nangungoryente yan. Pero, hindi ko sure sa 80 volts. Kasi hindi ko nasubukan yan, yung 80 volts. Basta sure ako nangungoryente, 100 volts mataas. Okay, so ganyan lang. Ito sa yelo. So, 12. Tapos ang nakalagay, 11. So, okay lang yan. Walang problema yan. Hindi naman yan fix talaga ang transformer. Okay, so ganyan ang pag-check ng na may supply. Nakasaksak siya. So, ngayon naman, dito na tayo sa mga trouble ng transformer. Unplug muna natin ha. Kasi para safety. So, ang pag-check, dito sa trouble tayo. Ang unang trouble, ganito. Palaging putok si fuse dito sa primary side ng transformer. So, palaging putok. So, saan ang problema? So, ang una nyo yung gawin dyan, i-disconnect nyo dito. O, i-disconnect nyo muna dito. Tapos, kapag putok si fuse, palitan nyo. Okay, so dapat ay pag magpalit kayo ng fuse dito, hindi naka-plug ito ha. So, i-unplug nyo muna ito. Kasi, konektado ito sa AC. Pag hindi nyo ito nabunot sa outlet, makukuryente kayo pagbukas nyo dito. So, safety first. Bunutin nyo sa outlet. Okay? So, dito, palitan nyo ng fuse. O, tapos, habang nakaganyan, tanggal ito sa board ng amplifier. Saksak nyo. O, saksak, turn on. Pag hindi pumutok si fuse, so meaning good si primary. Tapos mag-reading kayo ng voltage dito, easy, easy voltage. Kapag may na-reading kayo, so talagang good, confirm na good si primary. So ngayon naman, dito naman tayo sa putok pa rin. Oh, kahit bago na, pag bago na si fuse, tapos pag saksak mo, pag turn on mo, putok na naman si fuse. So saan ang problema? Ang problema ay shorted dito si primary winding. Kasi hindi ito nakakabit sa board ng amplifier. Tapos putok si fuse. So, nandito sa primary winding problema, shorted. Kapag open naman, so hindi po putok si fuse. Wala lang, parang walang nangyayari. So, para ma-confirm, kuha kayo ng, i-check nyo ang AC voltage dito. Kapag walang na-check, so open ang primary dito. So, saka lang puputok si fuse kapag shorted. Kapag open, hindi puputok si fuse pero wala kang ma-reading dito. Kasi walang may induce na voltage sa secondary kasi open si primary. Okay? So, ngayon naman, ang susunod na trouble, pag nakatanggal ito, hindi pumutok si fuse. Pero pag nakakabit ito dito, ganyan. Nakakabit dyan. Tapos i-plug sa outlet. Turn on. Putok si fuse. So, saan ang problema? So, ang problema, wala dito. Nandito sa amplifier board. Kadalasan ang naging sanhi ng pagputok dito na fuse kapag nakakabit itong output ng transformer dito sa amplifier board. Kadalasan na may shortage dyan ay sa rectifier diode. Yung hindi ganito, yung may tendency din na mag-short itong bridge rectifier diode. Pero kadalasan na sa experience ko, kadalasan ay yung apat na rectifier, hindi ganito, hindi bridge. Yung individual lang apat na rectifier diode ng mga 6 amperes. Check nyo yung bawat isa doon, apat yon. Check nyo yun doon, kasi kapag may isang shorty doon, puputok talaga si fuse dito. Okay, so ganyan lang. Ang unang gagawin, bali ang unang gagawin dito, i-summarize ko na lang, tatanggalin nyo. Tapos siguraduhin yung good si fuse, i-plug nyo. Turn on. Pagputok si fuse, dahil hindi ito nakakabit, shorted si primary winding. Kapag hindi naman putok si fuse, parang wala lang nangyayari, check kayo ng voltage dito, easy voltage. Kapag wala, open si primary. Ayun naman, plug nyo dyan.
saksak, then turn on, putok si Pios. So wala dito ang problema. Nandito sa amplifier board may shorted. Kasi kanina habang naka-disconnect ito, hindi naman pumutok si Pios. Oh, tapos ngayon nga nakasaksak na siya dito, pumutok na si Pios. So nandito ang problema sa amplifier board dito. Okay, so mayroon pa sanang isang paraan paano mag-check dito, pero gagamit kasi 'yon ng alternating current. Oh, baka delikado 'yan sa mga newbie kapag 'yun ang gagawin niyo. So ito na lang muna ang ituturo ko sa inyo. Ito lang muna. Malaki namang tulong ito. So kapag nagre-rewind pala ako nito mga idol, ito 'yung ginagamit ko. Tuhog mo lang siya diyan. Yan, pasok mo siya diyan. So gawa kayo ng ganito pag mag-rewind kayo. Tapos kapag ganito naman sa shield type. So kapag shield type naman na mag-rewind ako, mas madali. Ito lang. Dapat meron kayo nito. Ayan. So ayan, ito lang mga idol. So kapag toroidal, ito. Kapag shield type, ayan. At pati na yung sa motor ng electric fan, ito yon. Nagamit. Okay, so kanyan lang. Sana ay malinaw na yan sa mga newbie natin. At kapag may natutunan kayo sa video na ito mga idol, so paki-subscribe na lang at hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong mga upload ko na video. At huwag niyo kalimutan na mag-like, share. So hanggang dito na lang mga idol, maraming salamat sa panonood. Keep safe.